So ikakabit natin dito 2080 maxi style. So manipis na in just 4 months. Hello mga koys, what's up mga koys? So ngayong araw na to ay magpapakabit tayo ng bagong gulong ni Red Air 150 FI White Ivory. So malapit na yung Kaliga Endurance Ride mga koys. So preparation natin to ngayon. Ito yung mga gulong natin mga koys. Maxi style. So sukat pala nito mga koys, 9080x17. So tubeless. So same lang din ng size yung sa likod. Likod at harapan same size, 9080 din. Tubeless, maxi style. So bakit maxi style yung gagamitin natin na gulong? Ay goods na goods pa rin sa goods na goods mga koys sa presyo. So yung isang maxi style 9080. So yung presyo niya, so nasa 1000. Then sulit sa budget ko. Tas yung motor kasi na itong Red Air 150 FI dinidaily ko din sa pagtatrabaho. So okay na okay sa daily. Then sa ride, medyo may mga negative feedback yung maxi style. Pero so susubukan natin kung ano yung mapi-feedback natin or ma-review dito sa maxi style na to. So feeling ko mga koys, goods naman siya. Dati kasi nag-maxi style ako. So, gamit ko yung XRM 125. Okay naman. Yun. Yun lang mga koys. Then ipapakita ko lang yung stock tire natin. Itong sa harapan, IRC, yung brand. Ito na ito yun mga koys, no. So yung sukat pala niya 7090. Yung sa front tire. Then parang 50% na yung tread life ng ating gulong. So manipis na in just 4 months na pagpagamit. Daily use kasi mga koys. Then dito sa likuran, IRC din yung brand, stock tire. Yung sukat niya 8090. So ikakabit natin dito 2080. Then yung trade life niya mga koys is kailangan na talaga niya, kailangan na talaga papalitan tong gulong na to kasi mapudpud na. Then 4 months din nagamit. So yun mga koys, papalitan natin yung gulong, itong dalawang gulong 9080, gagamitin natin preparation sa Kaliga Endurance Ride. So ipapagamit natin kay Manong V yung ating bagong gulong. Tingnan natin mamaya yung itsura niya. Yun. So let's go mga koys. Yun mga koys. So yun. So dala na natin yung dalawang gulong, yung maxi style. Papakabit na natin. Let's go. So malapit lang pala dito yung mga koys. Then hindi pa ako nakabili ng tire sealant kasi wala tayong mabilhan. Sarado yung mga shop dito sa amin. Then malayo na yung Cagayan de Oro para bilhan. So bukas ay magtatrabaho naman ako. So bibili tayo ng tire sealant, dalawang tire sealant. So ngayon lang papagawa lang muna natin tong gulong. Papakabit natin. Saka bukas na natin lalagyan ng tire sealant.
sana bukas yung vulcanizing shop dito. Yun. Shoutout kay Vic Anthony. Yun. Meanwhile, a few moments later. So, yun mga guys. Tapos na natin na pakabit kay Kuya. So, nice. Papakita ko lang sa inyo mamaya. Or bukas na lang siguro, makakabit na tayo ay makapalagay na tayo ng tire sealant. So sa ngayon, wala pang tire sealant muna. Itong dalawang gulong na to, ikabit ko ito sa XRM 125. May silbi pa to. All goods pa to. The next day. So what's up mga guys? Nakabili na tayo ng tire sealant. So, dalawang tire sealant, 500 ml. So, sa halagang 80 pesos yung isa. Then, sabi ko sa kahapon, yung sa maglalagay ako ng tire sealant. So, babaonin ko na lang ito mga guys, kasi may nagsuggest sa akin na tumatalbog yung gulong ko at sa ride, sa endurance, kapag ilalagay ko to sa gulong na paggulong natin maxis. Then babaonin ko na lang to for emergency kapag na-flat, tsaka natin lalagyan yung gulong natin ng tire sealant. So yun lang mga guys. So ganito na yung forma ng gulong natin sa ating motor mga guys. Yun, 1980. So sa harapan din. Maraming salamat sa panonood mga guys. Please leave like, share and subscribe. Alright,